mga kapatid, isang maulan, isang napaka-challenging na araw po. At sa mga nadaang mga araw, dahil po sa patuloy na bugso pa rin ang mga ulan, at mga kapatid namin sa nakikinig ngayon, kami po ay nagagalak sa inyo at minabuti nyo na kami ay makasama in spite na kayo po ay naka-online lamang. So muli ay pinarangalan ko ang pangalan ng Panginoong Diyos sa buong ninyo pagkakayo kayo po in this time here in today's message. So sa mga iba, sa amin nandito ngayon, na inilan lamang po kami, nawa ay makapagpunan natin ng Diyos sa po ng kami ating makakaya. So mga kapatid, para po sa kaalaman ng iba, sa mga nakikinig po today, ay meron po tayong ginaganap na tema at alam naman po natin, ito po ay pinamagatan natin, John, the way to true life. Ay meron po tayong mga kapatid, sinisiyasa po natin ang aklat o ang ebanghelyo ng aklat po ng Juan. At para po sa kaalaman ng iba, ay nasa ikatlong bahagi na po tayo na kung saan ito ay pinagatan po natin the new earth. So mga kapatid, napaka-interesante po na nasa pag-aaralan sa araw na ito. So pagkat napakahalagang doktrina po ito sa larangan ng ating pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo sa tinatawag nating Kristyanismo. Araw na ito. So, mangyari po lang ay kung kayo po ay nasa ilalim ng kanyang tahanan, mga kapatid, please sit and relax at makibukas po kayo sa akin, sa akin sa inyong mga kanyang Bible sa aklat po ng Juan, Kabanata 3. Mga kapatid, please nanyahan po ang bawat isa ng relax ito mayo at makibukas po kayo sa akin and arrive kayo to the Word of God. Sabay po na basahin, bakit nasa verse 14 po tayo pero hanggang 12 lang po ang aking babahin. Sige, sabay-sabay po nating basahin ito. Ready? 1, 2, 3, read. Now, there was a man of the Pharisees, named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you have come from God as a teacher, for no one can do these signs that you do unless God is with him. Jesus said to him, Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he will see the kingdom of God. Nicodemus said to him, How can he cannot enter a second time to his mother's womb and be born? Can he? Jesus answered, Truly, truly, I say to you, unless one is born from water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. All flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Do not be amazed that I said to you, you must be born again. The wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but do not know where it comes from and where it is going. So is everyone who is born of the Spirit. Nicodemus said to him, How can these things be? Jesus answered and said to him, Are you the teacher, Israel, and do not understand these things? Truly, truly, I say to you, we speak of what we have known and testify of what we have seen. Do not accept our testimony. If I told you earthly things and you do not believe, how will you believe if I tell you heavenly things? Sabayan niyo po ako sa panalangin. Most precious God, Heavenly Father, and through your Son, Jesus Christ, and with the fellowship of the Holy Spirit, Lord, anoint thy servant. Give us wisdom, Lord God, so that whatever the words that will utter from my mouth, it will give glory and honor to your name. And for those of my brethren listening to this word today, Lord, again and again, as you said in Psalm 19, verse 14, let the word of thy mouth and the meditations of my heart be acceptable to you, our rock and our redeemer. Once again, Lord, each one of us, give us a heart that is willing to learn today. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Please be seated and makinig po tayo mabuti. So the title of this message is The New Birth. Sa Tagalog ay muli silang. Ang tatalakayin po natin ay isa sa may tuturing nating pinaka-signature text
or pinaka may tuturing nating pinakamataas or pinag-uusapan pag ang reliyon na ang tinatalakay. Dapat nating unawain, ano nga ba ang layunin ng pagkakasulat ni Apostle John sa Gospel ng John? Nakasulat po ito sa John chapter 20 verses 30 to 31. Therefore, many other signs Jesus also performed in the presence of the disciples, which are not written in this book. By this have been written, so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing that you may have life in His name. Jesus also performed in the presence. That's the main purpose. That you must believe that Jesus is Christ, the Son of God. So we must able to understand what was really the condition of man before he experienced a new birth. We all know, according to Genesis chapter 2:17, that we commit sin. And in Romans chapter 5 verse 12, it says that because of Adam, we commit sin and all of people on earth will die. It says there, therefore, just as through one man, sin entered into the world, and the death through sin, so death spread to all men. So this is a universal truth. Death is experienced by each one of us. That is why men on earth will die, because of Adam's sin. So what was our condition in terms of spiritual death? According to Ephesians 2 verses 1 to 3, and you were dead in your trespass and sins, in which you formerly walked according to the course of this world, according to the prince of the world, according to the prince of the power of the air, of the spirit that is now working in the sons of disobedience. Malino yon. So this is man's conditions. We are all dead. Any dead person can never be alive through human effort or through any human means. It is only a divine word of God. This is the reality of the condition of men. And according to Romans chapter 3 verses 10 to 12, na pinagtibay po ito ni Pablo, na ang sabi niya is, as it is written, there is no one righteous, not even one. There is none who understands, there is none who seeks for God. This is our reality of our fallenness. All have turned aside together. They have become useless. And there is none who does good. There is none, even one. Mga kapatid, walang makapagsasabi na sino man sa atin ay matuwid. Lahat po ay hindi matuwid. Lahat po ay nagkasala. So, we cannot seek God because of the sin. Brothers and sisters, I will ask you today, the greatest miracles that ever performed by God is the miracle of new birth. A miracle is a direct intervention of God into the affairs of human that alters natural law and performs the supernatural within times and space. The spiritual birth is greater than physical birth. On how Jesus performs turning water into wine, same is true in Jesus raising Lazarus and life. And same is true to the turning sinners into saints. In other words, this miracle can turn into blind, able to see, a deaf can able to hear, a lame can walk, a sick to heal, and a death comes to life. What next? Miracle simply means there is no human explanation, not even science. It cannot be explained apart from the supernatural work of the living and the Almighty God. Now, in John's Gospel, we know that there are so many miracles by Jesus in perform, and every miracle is actually preceding messages that accompanied with those signs and miracles. I will give you an example. In John chapter 3, the message is about new birth. But prior to that, according to John chapter 2, it gives us
signs or the miracle that will picture the new birth. Yung water turns into wine and how Jesus cleansing the temple. In other words, one of the great observations that we can see in the Gospel of John is that there is a parallel between the message and the miracle. It's always a miracle comes first and then the message will follow. Say for example, number one, Jesus feeds the 5,000 people in John chapter 6. We all know the story on how Jesus fed the 5,000 men. That was the miracle. Pinarami niya ang tinapay at yung dalawang isda. And what's the message? Jesus said, I am the bread of life. Nakita niya. Secondly, when Jesus opened the eyes of the blind man in John chapter 9, that's the miracle. And what's the message? Jesus is saying, I am the light of this world. Pangatlo, when Jesus raises Lazarus from death in John chapter 11, that's the miracle. But what message, that miracle is claim, I am the resurrection and the life. Nakita nyo ba yun? So sa bawat milagro, sa bawat signs, merong kaakibat na mensahe ang nais iparating ni Apostol Juan. So the miracle and the message are always in parallel. So what we are going to study today is the miracle occurred at John chapter 2 as the object lesson of this wine turning it, water turning into wine. So mga kapatid, as we study this signature text, so theologians, tinatawag nila itong the doctrine of the new birth. So let me just give you the sermon outline of this preaching today. About the life of Nicodemus. Una, his character, and we have a subtitle, tatlo po yan, that he was a Jewish religious leader, that he was a member of the Pharisee or the Sanhedrin, and he was a well-known teacher. Secondly, we see his confession. Thirdly, we see about his concern. And pangatlo, yung kanyang confusion. Panglima is yung kanyang chastisement or yung kaluluhan. At yung pang-anim po, we will see kung talaga bang na-convert siya. His conversion. Let's proceed. Ang unang outline natin, we are going to describe his character. You will notice in verse 1, it says, now there was a man of the Pharisee. Ang pangalan niya ay Nicodemus. Actually, when you study, his real or meaning of the name is the victor over the people. Yan po ang pangalan o kahulugan ng pangalang Nicodemo. At ang description po ng verse 1 that he was member of the Sanhedrin as a Pharisee. Now, we all know that the Sanhedrin is the highest Jewish council in the nation of Israel those times. It is composed of 70 elders, including or excluding the high priest, kaya nagiging 70 siya. So, pag sinabi natin member of a Pharisee, you are a well-known, we are a well-revered, educated person. Kinikilala, kinagalang, at higit sa lahat ay sinusunod. Hindi lamang nakabilang siya Sanhedrin bilang Pariseo. Natin, they are among the legalists of all the type of person living or exist during the time of Jesus' day. And hindi lamang yan. Ang sabi doon, a ruler of the Jews. Hindi lamang siya basta-basta isang Pariseo, maalam sa salita ng Diyos, kundi isa pa siyang maituturing leader. In other words, if you are ruler, meaning to say there are so many people are following to you. Your doctrines, your acts, your deeds, your thoughts. Ibig sabihin, maraming humahanga sa kanya at maraming bumiga. However, in verse 10, mapansin nyo rin po that Jesus answered and said to him, are you a teacher of Israel? Mapapansin nyo sa verse 10, there's what we call a definite article. The word, the teacher. Pag sinasabi the teacher, the ordinary teacher, but he is the teacher among the teacher. So ganun siya, kagaling at kahusay. Hindi siya basta-basta, kumbaga maituturing, di kalibre ang kanyang education. So mga kapatid, Nicodemus is actually a scholar, a theologian, a teacher, a highly respected leader, a revered one, we can call him an influential one,
a Bible teacher, a cultured one, an educated person, a trained, but there is one thing that stands out of him. He was lost. Regardless of his religious affiliation, and religious attachment, and membership, mga kapatid, ang bottom line, he was lost. As I mentioned earlier, he was a dead person. He was physically alive, but he was a dead person. So that's his character on how we describe Nicodemus. Secondly, his confession. Meron siyang tangan-tangan na confession. Ito ang sabi niya in verse 2. This man came to Jesus by night and said to him. Now, take note, maraming commentaries, maraming mga nagsasabi na ang night may tuturing na kanyang spiritual darkness of his soul. But mga kapatid, no, wala itong sapat na batayan. It's just a literal night. Well, basically, if you are a Pharisee and you allow yourself to engage to Jesus, mga kapatid, nagiging kahiyahiya kasi ito in behalf sa mga kasamahan niyang mga Pariseo na hindi naniniwala sa kanya. So, for the sake na siya ay hindi mapabihan, for the sake na hindi magkaroon ng iskandalo, ay lumapit siya kay Jesus ng ganyan. Kasimple yun. And the way he addressed Jesus is, ang tawag niya, Rabbi. So mga kapatid, Jesus and Nicodemus, sa kanyang divine encounter, makikita natin a conversation between the teachers. So, si Nicodemus ay isang guro, at ang pagkakilala niya kay Jesus ay a rabbi. Pag sinabi natin rabbi, it simply means a teacher. So, he went at night in a secret meeting. So, addressing Jesus as rabbi is a word of flattery. So, his confession is actually agreed to what most of the normal Jews witnessed by the works of Jesus because no Pharisee still do that to him. Ibig sabihin, hindi basta-basta sila lumalapit at kumikilala kay Jesus. Okay? So, he came at night because he was afraid of the implications of associating openly to have a conversation with Jesus. So, ganun ka simple yun. And it says here, for no one can do these signs. So, in the view of the miracles that Jesus did in chapter 2, so he chose night in order to a concealed or secret meeting with Jesus. In other words, ang kanyang pakay ay magkaroon lamang ng private conversation para ma-verify ang kanyang mga hakahaka. That is why ito ang kanyang confession. So, note that Nicodemus' courtesy is a lack of hostility. Hindi ito bagay para magkaroon sila ng debate, hindi para magkaroon ng tinatawag na pag-aaway. So, this is not typical type of those Pharisee. Kakaibang klaseng tao siya. Kasi ang mga Pharisee, ang una agad na banat ay, talaga bang teacher ka? Talaga bang galing ka kayo? Nakuha nyo. So, he is a non-typical type of Pharisee. Kakaibang kanyang pagkatao. Amen? And you will notice here, for no one can do these signs. What are those signs that you do unless God is with him? Ano ba yung mga signs na yon, mga kapatid? I want you to take down notes. The word being used in John chapter 2 is actually the word signs. What is signs? How it is being differentiated with miracles and wonders. Diba, nakikita nyo sa Bible, there are signs, wonders, and miracles. Pag sinabi nating miracle, it emphasizes the power of God. That's the miracle. But when we say wonder, it emphasizes the effect of that miracle. Diba? Pag sinabi mong wonder, namamanga ka sa milagrong na tunghayan mo. Yan ang pinagkakaiba. O, ang miracle is yung manifestation ng power of God. But the wonder is the effect of the power of God through miracles. And then, pag sinabi naman natin signs na siyang ginamit dito sa verse 2 at saka John 2:11, balikan natin, ang sabi doon sa John 2:11 is, these are the signs of his, John 2 verse 11, this beginning of his sign. Take note ha, magkaiba. Sign ang ginamit, hindi miracles at hindi wonders. And then, Jesus did in Cana of Galilee and manifested his glory and his disciples believe in him.
Napansin niyo po, sign ang ginamit. Therefore, a sign is the one that leads to spiritual truth. It signifies a miracle with a message. Napansin niyo yung introduction ko kanina, that whenever there's a miracle, there's a message. Yun ang ibig sabihin, pakahulugan natin ng sign. At mga kapatid, ito po nais nasabihin sa atin ni Apostol Juan. And this is the one that Nicodemus found out. These signs. Now, ito yung kanyang confession. What makes him lead into Jesus is, andun siya malamang nung nilinis ng Panginoong Jesucristo ang templo sa previous chapter 2. For sure, that was the temple, that was the day of the Passover, and all the religious leaders are expected to be present on that particular and momentous feast of the nation of Israel. I believe siya sa mga ginawa ni Jesus. No wonder this is his confession. Now, after the confession, ano ba ang kanyang concern? Diba? Minsan ganun eh. So, anong naging concern niya? We all know in John chapter verse 1, he was lost and he want to verify upon his confession in verse 2. Now, in verse 3 naman, ito yung concern niya. Jesus answered and said to him, "Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God." Mga kapatid, pag pinag-aaralan niyo mabuti, ang tanong niya, actually, hindi siya nagtanong eh, patungkol sa born again. Nagtanong siya based sa kanyang confession, pero si Lord, walang paligoy. Alam ko, Nicodemus, ang kailangan mo. Kinakailangan mo magkaroon ng panibagong buhay. Kaya ang sabi ng Panginoon, sagot niya, truly, truly. Pag sinabi mo, truly, truly, I don't need your idea, Nicodemus. I don't need your religious belief. Just listen to this, what I'm saying to you. Listen to this doctrinal teaching, mga kapatid. Ha? Ang sabi ng Panginoon sa Kristo, unless one is born again, you cannot see the kingdom of God. That is what we call the necessity of God. Walang pakimi-kimi, maliban na ikaw ay isilang muli. Aha. Pag sinabi nating born again, in Greek actually is genete anothen. Ang ibig sabihin niyan is be born from above. Sa madaling sabi, mga kapatid, wala kang ibang kailangang gawin kundi ang maniwala sa sasabihin ko na ang bawat taong patay ay kinakailangang muling mabuhay. Ang tanong, ano ba ang muling kinakailangang muling mabuhay? Walang iba ang ating spiritual life. We all know that we are dead in trespasses and sins according to Ephesians 2 verse 1 at we need a spiritual revert. Meaning to say, Jesus, makikita natin, understand what Nicodemus really needs. He needs a spiritual transformation, a rebirth, or a regeneration. And it simply means to be produced by the Holy Spirit. Therefore, what is a new birth? A new birth is an act of God whereby eternal life is imparted to the believer. That is what we call new birth. According to Titus chapter 3 verse 5, it says, saves us not on the basis of deeds which we have done in righteousness, but according to His mercy by the washing of generation and renewing by the Holy Spirit. Mga kapatid, born again or rebirth or regeneration is a spiritual work of God through the Holy Spirit. Now, what does Nicodemus that Jesus said, you cannot see the kingdom of God? Ano ba ang ibig sabihin ni Jesus nung sinabi niya ito? Na maliban na ikaw ay ipapanganak muli, hindi ka makakita ng kaharian ng Diyos. Ano ba ang ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo? Sige, magbibigay lang ako ng mga ilang mga talata. Una, according to 1 Corinthians 2 verse 14, it says, but a natural man does not accept the things of the Spirit of God. Nakita natin man? So, if a natural man
clearly validates that he has the inability to grasp about the spiritual things. What Jesus is saying, it is impossible for a man to see and enter the kingdom of God unless he is born again. Now, nakita natin sa verse 2 na nagkaroon ng conversation between the two teachers. Dito natin makikita, as a teacher, he understood a rabbinical teaching method of a figurative language to teach the truth. And he was merely picking up Jesus' symbolism. In other words, matalino si Nicodemus. Alam niya kung paano mag-convey ng message na dapat matutuhan ng kanyang mga estudyante. Ganon din ang Panginoong Jesucristo. Nagbigay siya ng mga figurative language para maunawaan niya ng higit. Dito natin makikita that his lostness, his rank, nagkakaroon siya ng confusion. Yes, he is a member of Sanhedrin. Yes, he is a Pharisee. And then it says, his religion maybe also lead him into confusion. Mga kapatid, regardless of your, again, yung status niya, yung kanyang membership niya, hindi ito batayan na siya ay kabilang na sa paghahari ng Diyos. Now, we are going to study this twofold requirement in order to enter to the kingdom of God. Ano yung una? According to verse 5, born of water. What does this born of water means? Actually, when Jesus teaches to Nicodemus, what he is referring is actually comes from the Old Testament teaching from Ezekiel chapter 36 verses 25 to 27. Ito po ang banggit dito sa verse 25. Then I will sprinkle clean water on you and you will be clean. I will cleanse you from the filthiness and all from your idols. Verse 26, moreover, I will give you a new heart, put a new spirit within you, and I will remove the heart of stone from flesh and give you a heart of flesh. Nakita nyo ba yon? That even in the Old Testament, mga kapatid, meron na talagang tinatawag na new covenant. At ito na po yung nagaganap dito. Verse 27, it says, napakaganda, napakaglorious na verse ito in connection to born of water. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statue. Nakita niyo yon? It is the Spirit of God that will give it to a dead person so that you will walk in my statues and you will be careful to observe my ordinances. Have you noticed that if you become born again, natuto ka ng sumunod sa Panginoon. If you are born again, natuto ka ng alam o unawain ang mga kasalanan. If you are born again, sinisikap mo sumunod sa mga bagay patungkol sa Diyos. Malinaw ba yon? Yan po ang napakagandang mensahe na nais ipahiwatig ng Panginoong Jesucristo kay Nicodemus. And basically, the water is used figuratively in the Old Testament and it is habitually refers to the renewal or spiritual cleansing, especially when it comes to the conjunction of the Spirit. Pag sinabi natin word of the water and the Spirit, lagi siyang magkasama. That is why it said, born of the Spirit, the word and is signifies a connection to the water. Cleansing and the spiritual cleansing through the Holy Spirit. Now, ano naman mga kapatid ang salitang born of Spirit? Pag sinabi natin born of Spirit, Jesus made a reference to a spiritual washing or purification of the soul. Ito ang higit na kinakailangan sa buhay ng bawat isa. And it can only be accomplished according to the Holy Spirit through the Word of God at the moment of your salvation and to become part or belong to what Jesus is saying to the kingdom of God. My dear brothers and sisters, without the proclamation of the Word of God, no one can release the power of God because salvation is God's Word through the Holy Spirit and by the means of every person, such as me, such as those people involved in evangelism, whenever you preach the gospel, whenever you teach the word of God, always remember the word of the power of the Holy Spirit will come to those people who hear the word of God, and that the salvation will come. Kaya nga lagi natin sinasabi, ang responsibilidad natin ibahagi, pero ang responsibilidad na sila ay mabago. Mga kapatid, gawain po ito ng Diyos. Ang sabi doon sa verse 3, you cannot see the kingdom of God. Ang sabi doon sa verse 5, you cannot enter the kingdom of God. Nakita niyo yung progression?
Ano ba ibig sabihin ng kingdom of God? The kingdom of God is spiritual in nature. It is a sovereign rulership of God in every hearts for every believer, possessing the sealed of promise, ano yun? The Holy Spirit as a guarantee that you are adopted by our Father in heaven. For example, according to Romans 14 verse 17, for the kingdom of God is not eating, it's not drinking. It talks about physical sense. Kaya nga sabi rito, but righteousness, peace and joy in the Holy Spirit, that is the spiritual kingdom. Nararanasan mo. Pag sinabi mong kingdom of God, this is an invisible in the eyes of the man. But this is visible through you and me. Ang kanyang effect ay visible. Okay? At ikaw at ako ang nagsisilbing patotoo noon. So dito natin makikita mga kapatid, kung paano tinuturuan ng Panginoong Jesucristo si Nicodemus para higit niyang maunawaan yung new birth. Tatlong aspeto or tatlong illustration ang binigay niya. Una, the physical illustration in verse 6. Secondly, yung tinatawag natin natural illustration in verse 8. At saka yung pangatlo, yung scriptural illustration according to verse 14. Una, the physical illustration. According to verse 6, it says, that which is born of the flesh is flesh, and which is born of the spirit is spirit. Nakita nyo ba yon? Pag sinabi natin born of flesh, it speaks of what? Our natural, physical birth. Pag sinabi natin born of spirit, is spirit simply means our spiritual birth. As I've said earlier, kung paano ka isinilang physically, wala kang kinalaman. Ang mga magulang mo lang ang nagtalik. How much more than to bite wise? He is Polycarp, Bishop of Smyrna, the Bishop of Smyrna, the one of the seven churches mentioned in Revelations 2:1. Yan po ang unang illustration ni Lord Jesus kay Nicodemus, yung tinatawag nating physical illustration. Secondly, ang tinatawag nating natural illustration. Verse 8, it says, the wind blows where it wishes, and you hear the sound of it. Totoo naman, hindi mo nakikita ang hangin, pero nararamdaman mo. Tama ba? But do not know where it comes from and where it goes. Nararamdaman mo, nadadama mo, taglamig ngayon. Pero hindi mo nalalaman saan sila patungo, hindi mo nalalaman saan sila nanggaling. Nakuha ba natin? So if everyone who is born of spirit will experience the same. Napapansin nyo ba mga kapatid? Kapag ikaw ay muli ng isinilang, hindi mo namamalayan. Naging galing sa kasalan. Hindi mo namamalayan. Nagawa mo na ang mga bagay patungkol sa Diyos. Hindi mo nalalaman na sinusunod na siya. Nakuha ba natin mga kapatid? Ikaw na nagtataka dahil ito ayon sa laman. Pero dapat huwag kang magtaka sapagkat sinisikap mong mamumuhay ayon sa Espiritu. Ano po kang dito? Miss other emblem. Sini natin yung emblem na siya referring to ministry of the Spirit. This point is that the wind cannot be controlled or understood by any human being. We do not see its origin, but its effect is evident and manifested and can be witnessed and you can feel it. So does the Holy Spirit. We cannot control or understand, but the proof of His work is apparent or obvious. The way God changes you is through the transforming effect of the Holy Spirit living in you. So where the Spirit works, there is undeniable and unmistakable and evidence that we are indeed changing in a glory by glory, faith by faith. So basically, kaya nga kung makikita nyo sa Bible, no, meron tayong tinatawag na the gifts of the Holy Spirit and the fruit of the Holy Spirit. Ito dapat ang tinataglay natin habang tayo ay nabubuhay bilang mga Kristiyano. Now, what is the ministry of the Holy Spirit na sinasabi ng Panginoong Jesucristo na bagamat hindi pa ito nauunawa ang ganap ni Nicodemo, ay binabanggit na nito. So what is the connection of the Holy Spirit as a third member of the triune God? Again and again, mga kapatid, we keep in saying that the tribe's church is a Trinitarian church. We believe that the three, one God in three persons, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit.
Ito ang sabi ni Lord sa katuruan niya in the upper room sa kanyang mga alad. In John chapter 16, it says, John chapter 16, verse 5, "But now I am going to him." Jesus referring to himself, pertaining to Jesus, or to God the Father, "who he sent me, and no one asked me, where are you going? But because I have said things to you, sorrow has filled your heart." Verse 7, "But I tell you the truth, this is your advantage that I will go away. For I do not go away, the Helper," referring to the Holy Spirit, "will not come to you, but if I will go, I will send him to you." Nakita yan? It is the Holy Spirit that will you are yang ginagawa you have a judgment concerning repeat to the religious leader who has a hard-headed heart na ayaw maniwala sa kanya. In verse 10, it says, "And concerning righteousness, because I go to the Father, and you no longer see me. And concerning judgment, because the ruler of this world has been judged," referring to Satan. Now, verse 13 in John 16, ito po ang sabi, "But when he," another name of the Holy Spirit, "the Spirit of truth comes, he will guide you into the truth, for he will not speak on his own initiative, but whatever he hears, he will speak, and he will disclose to you what is to come." And verse 14, ito po ang ministry na ginagawa ng Banal na Espiritu. "He will glorify me." Brothers and sisters, if you are living according to the Spirit of God, it will always lead you to Christ. Amen? Tatandaan nyo palagi yan. That's why, ang sabi ng Bible, be filled by the Holy Spirit. So that the more you feel the Holy Spirit, the more you feel a Christ-like attitude. And you will able to comply the image and likeness of Christ. Kaya nga mga kapatid, no, if you don't have the power of the Holy Spirit in your life, you cannot love, you cannot give, you cannot care. In retrospect, lalo ka magkakaroon ng pride. Lalo ka magkakaroon ng arrogant attitude. But if you have the Spirit of God, mga kapatid, it always brings humility. It always brings you humble. Amen? "He will glorify me, for he will take of mine and will disclose to you." Verse 15, "All things the Father has are mine. Therefore, I take of mine to you." Now, what does the Holy Spirit words again, it lead us to Christ, to know Him, to serve Him, to receive Him, or to accept Him, to worship Him, and the greatest Christians is to glorify Him. Ano po yung dalawa? Una, gumamit siya ng physical illustration. Secondly, gumamit siya ng natural. Ito ang isa sa pinakamahalagang matutunan natin. Gumamit po ang Panginoong Jesucristo ng tinatawag nating scriptural illustration. Now, take note, ha? This is a conversation between two teachers. Matino ito si Nicodemus. So, isa, para mapagtibay ang kanyang paniniwala sa lostness niya, ay gumamit ang Panginoong Jesucristo ng Old Testament events. According to John chapter 3, verse 14, it says, "As Moses lifted the serpent in the wilderness, even so the Son of Man will be lifted up." Mga kapatid, this is an analogy. Pag sinabi nating analogy, nagbibigay ang Biblia ng katuruan ng magkakahalintulad na sitwasyon na umaakay sa isang definisyon. Ano ba ang itinaas ni Moses according to Numbers chapter 21, verse 5? Ang brazen serpent. Now, in the New Testament, according to John 3:14, sino ang itataas? Walang iba,
ang Panginoong Jesucristo. Ang tanong ng iba, paano natin ito mayahalin tulad? When the serpent signifies the judgment, signifies the sin, mga kapatid, when Jesus will lifted up in the cross, the curse, the judgment, and the sin will be judged. Ito, makikita natin ito ha, in connection to Numbers 21 verse 5. Basahin po natin. The people spoke against Moses, against God and Moses, why you have brought us up out of Egypt to die in the wilderness? Ganun ang katangian nila, reklamador. Mga walang pananampalataya, mga idolater. For there is no food and no water, and we loot this miserable food. At ito po, dahil sa kanilang rebellious attitude, ay, mga kapatid, merong parusang ginawa ang Diyos. Verse 6, it says, the Lord sent to fiery serpent among the people, and they beat the people. Pinagkakagat po ang mga tao. So that many people of Israel died. Pinagkakagat sila, at sila ay nangamatay. Verse 7, it says, so the people came to Moses because nasaksihan nila na maraming namatay. And Moses asked God, and sabi niya, intercede with the Lord that may be removed the serpent from us. And Moses interceded for the people. In verse 8, it says, then the Lord said to Moses, make a fiery serpent and set it in a standard that it shall come about that everyone who is bitten when he looks at him. Nakita niyo yun? Lahat na mga nakagat, na lahat na bago kayo makagat, surely you will die, para hindi kayo mamamatay, you will look up on the brazen serpent. Nakita niyo yan? In verse 9, and Moses made a bronze serpent and set it on the standard, and it came about that if a serpent bit any man, when he looked at the bronze serpent, he lived. So brothers and sisters, what's the connection in the New Testament? All the people during the time when Jesus was dying at the cross, they need to look up. You need to look up. You need to realize that Jesus died for your sin in order for you to live. When the Israelite people who look at the serpent lifted by Moses will be healed. The point of the analogy is when Jesus will be lifted up, the snake on the pole, so that who look upon it might live physically, those who look to Christ who was lifted on the cross will live spiritually and eternally. Praise be to God. This is a long-promised birth that Nicodemus should understand. Now, Jesus reminded Nicodemus that the person or the plan of God will definitely fill his lostness, fill his emptiness. Napaka-blessed ng taong ito. He has a divine encounter with the Lord at tinuruan po siya ng pinakamahusay na guro. So ano yun? Pang-apat po natin, his concern, his confession. Pang-apat po ay ang kanyang chastisement. So nauunawaan ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga ang banggit niya rito, no? Jesus answered to him, are you the teacher of Israel and do not understand these things? Naranasan na ba kayong ganun? Mapagsabihan ng ganun? Naturingan kang doktor? Hindi ka marunong mag-inject ng vaccine? Nakakarinig kayo ng ganun? Naturingan kang basketball? Hindi ka marunong mag-dribble? Naturingan kang isang engineer? Hindi ka marunong mag-sukat? So ganun din ang nangyari. No, sinabi ni Lord, are you the teacher? Kumbaga, guru ka pa naman din sa Israel? So madaling sabi, kung guru ka at hindi mo naunawaan ang mga bagay nito, take note in verse 1, di ba? He is a ruler of the Jew. So, ano na lang ang maaasahan ng mga nakikinig at sumusunod sa kanya? Nakuha ba natin? So this is the chastisement. But you know, God is so gracious to the life of Nicodemus. Ang sabi niya rito, sa binanggit natin sa previous scriptural illustration, sa verse 14 is, as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of God will be lifted up. So dito natin makikita ang tinatawag nating effect ng birth. This great doctrinal truth that we need to understand. Una, it is a faith-producing birth. Nicodemus need to give faith after experiencing this divine encounter. This is a permanent birth. Yung binibigay o ang ino-offer na tinuturo ng Panginoong Jesucristo. And thirdly, it is a life-changing birth. Yan po ang katotohanan na dala-dala ni Lord. So kaya nga sa verse 15, it says, so whoever believes will in him have eternal life.
mga kapatid, no, lagi natin itong makikita. Whoever accepts the Son, whoever rejects the Son, whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Lagi siyang conditional, mga kapatid. Ang totoo, nagkasala ang lahat. Ang totoo, gusto ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao. Pero mga kapatid, there's a qualification. Sino lang ang mga tumanggap, kumilala, at manalig sa Kanya. Ano nga ba ibig sabihin ng powerful verse na ito sa verse 15? What is eternal life na siya nating hinahangad habang tayo ay namumuhay sa mundong ibabaw? Ano ba ang buhay na walang hanggan? It refers not only to our eternal quantity, but a divine quality of life. In other words, even though you are existing on earth, you can experience this kind of eternal life while living on earth. On what way? If Christ really in you. Mga kapatid, we are not yet went to heaven, but one thing is for sure, you can experience heaven while you are on earth. At na, gustong iparanas ng Panginoong Jesucristo yan sa atin at sa pamamagitan at gabay lamang ng banal na Espiritu. It means a life of the age to come. It refers to the resurrection and heavenly existence in perfect glory and holiness. That is our culmination of our Christian life. This is the life of the believers in the Lord Jesus experiencing before we reach heaven. In essence, the eternal life of this living Word in Christ, in the life of God, in every one of us, will be finally revealed until the resurrection. What is the eternal life? This is the greatest promise of God that each one of us, those who believes in the Son, the Lord and Savior, Jesus Christ. What is eternal life? According to 1 John chapter 5, verse 11 to 13. And the testimony is this, that God has given us eternal life. And this life is His in Son, mga of life, mga kapatid. Hindi lamang to have a new mind, but also a new heart. May bago ka ng pag-ibig. Hindi na mga taong naniligaw sa iyo, sa mga mga babae dyan. Hindi na mga ano-ano mo yung mga bagay. Ang bagong puso na ibinigay ng Diyos, allowing you to love God. Take note nung una, hindi natin minamahal ang Diyos. No one seeks God. No one is righteous. But this time, God will give you a new heart so that you will learn to love God. I hope and I pray that at this moment of time, you are loving God. Amen? First John chapter 4, verse 9, it says, "For by this the love of God was manifested in us, that God has sent His only begotten Son into the world." What's the purpose clause? So that we may live through Him. Natututo tayong magmahal kasi meron na tayong nagmahal din sa atin. Yet we are sinners. Christ died for us. Romans chapter 5, verse 8. Pangatlo, it also provides new will. Nakita nyo ba yon? He gives us new mind. He gives us new heart. And He also gives us a new will, allowing us to obey God. Mga kapatid, ano ang sabi doon? Sa Ephesians chapter 2, 3, we are disobedient. We are sons of darkness. But if you are a new creation, mga kapatid, you are sons of light. Romans chapter 6, verse 13, do not go on presenting the members of your body to sin as an instrument of unrighteousness, but present yourselves to God as those who are alive from the dead, and your members as instrument of the righteousness of God. Brothers and sisters, these kinds of language refers to the transformation or the conversion that occurs in our life. A person that still have totally change of life and identity. Naiimba tayo lahat, mga kapatid. It has changed overall the old values, the old ideas, the old habits, the old ambition, the old perspective, the old affections, the old devotions, the old beliefs, and the old self is being removed. And all is being replaced by the new one. Hallelujah. Mga kapatid, so ang question ko is, upon the encounter of Nicodemus, nabago ba siya? Talaga bang na-born again si Nicodemus? Dapat mong malaman yan, mga kapatid. At dapat maunawaan mo ang proseso na agad-agad, hindi naman talaga agad-agad nagkakaroon ng ganap na transformation, but glory by glory.
At nangyari po ito sa buhay ni Nicodemus. Gusto niyo malaman kung talaga bang na-born again siya, mga kapatid? Pakinggan niyo. According to the Bible, it says in John chapter 7, verse 45 to 52. The context here is the Jews have a division towards Jesus. So unti-unti nakikilala na ang Panginoong Jesucristo. Merong iba galit sa kanya, merong iba ayaw sa kanya, at meron ang iba sumusunod sa kanya. So nagkaroon ng division. At pakinggan nyo ang kwento sa John 7:45 to 52. Next slide, please. Verse 45. The officers said and came to him, the chief priest and the Pharisee, and they said to him, "Why did you not bring him?" Referring to Jesus. The officers answered, "Never has a man spoken the way this man speaks." The Pharisees then answered him, "You have not also been led astray, have you?" Oh, that's the indictment. And listen, in verse 48, "None of you are the rulers or Pharisees have believed in him, has he?" And it was time that Nicodemus was there. In verse 49, "But this crowd, which does not know the law, is accursed." Verse 50, pakinggan nyo mabuti. Nicodemus, nakita nyo? "He who came to him before being one of them said to them, 'Our law does not judge a man unless it first hear from him and knows what he is doing.'" Ibig sabihin, hindi ka basta-basta magkulong ng tao maliban na lamang kung siya ay dadaan sa tamang trial court. So, huwag nyo siyang basta-basta husgahan. Nakita nyo ba yun? Unti-unting nagkaroon ng pagbabago kay Nicodemus. In verse 52, they answered him. Ito na ngayon ang nangyari sa kanya. "You are not also from Galilee, are you? Search and see that no prophet arises out from Galilee." So, ibig sabihin, nagkaroon ng sagutan ang mga religious leader kasama ang mga Pariseo. At yun ang sabi niya sa kanila, Nicodemus. Mga kapatid, ano ba ang lesson? The first step of Mark having a born-again experience is you are having a change of thoughts towards Jesus. Nakuha niya? Kapag nakarinig ka ng Word of God, di ba una hindi ka naman talaga basta-basta agad naniniwala? Pero alam mo na unti-unting kumikilos ang banal na Espiritu sa buhay mo. At ang nangyari sa kanya, he learned to defend before the Sanhedrin. Dinipensahan niya na kung sino si Jesus. Nakuha niyo? Ano ang unang step? Change of thoughts towards Jesus. Secondly, mga kapatid, according to John 19:38-43, the context is to take care the body of Jesus immediately when Jesus died at the cross. Sabi doon sa John 19:38, "After these things, Joseph of Arimathea," referring to one of the priests also na mayaman, "being a disciple of Jesus in a secretly manner." No, these are the secret disciples of Jesus. But a secret because one for fear of the Jews. Takot din siya. "He asked Pilate that he might take away the body of Jesus and Pilate granted the permission. So he came and took away his body." Now, syempre, hirap nga na ibaba yung bangkay ni Jesus eh. Kinakailangan niya ng katuwang. Interestingly, according to verse 39, it says, Nicodemus. Sino ang nandun? Nicodemus, who had first came to him by night. Lagi natin tinitignan. He came to Jesus by night. Also came, bringing a mixture of myrrh and aloes, about 100 pounds in weight. So they took the body of Jesus and bound it and linen wrappings with the spices as is a burial custom or the Jew. Hindi kasi pwede ang bangkay na lumipas ito ng less than 24 hours. Kinakailangan agad-agad itong malibing. "Now in the place where he was crucified, there was a garden, and in a garden in a new tomb in which one has not yet been laid. 42, therefore, because of the Jews' day of preparation, since tomb was nearby, they laid Jesus there." What's the second mark? Naunti-unti na siyang nabago. Una, change of thoughts towards Jesus. Secondly is, change in action towards Jesus. Mga kapatid, napapansin niyo ba? Una, ay atubili kang sumunod. Una, atubili ka pang mali sa mga Bible study. Pero hindi mo ba namamalayan na habang tumatagal ay nag-iiba ang iyong aksyon? Habang ikaw ay dumadalo sa mga Bible study, habang
ikaw ay laging nakikinig ng salita ng Lord, napapansin nyo ba ang iyong aksyon patungkol sa ating Panginoong Kristo, nandyan na yung nagsuserve ka. Nandyan na yung naguhugas ka ng pinggan. Nandyan na yung sumasama ka na sa music ministry. Nandyan na yung involved ka sa transport ministry. Whatever the ministry that will give you a chance to worship the Lord, it is the time for you to have a devotion for the Lord. Nakuha nyo ba? Hindi lamang ito nagtapos dito. Nagtatapos ito dito at it will manifest sa iyong mga gawa. Brothers and sisters, if you are born again, God is expecting you to do good deeds. For what purpose? To glorify and honor His name. So the question is, nabago ba si Nicodemus? What will be your answer? He was born again. And according to traditions, mga kapatid, lahat ng luho, lahat ng fame, lahat ng meron si Nicodemus, according to traditions, nawala sa kanya lahat ng iyon. At namuhay siya ng hindi marangya, ordinaryo, at ang totoo niya ay ito pa ang naging dahilan ng pagpanaw niya, kinukutya siya dahil sumunod siya sa ating Panginoong Jesucristo. Ang tanong, marami ba ang nawala sa kanya? Nasayang ba ang buhay na meron siya? I don't think so. Study the life of Nicodemus. Because if there's one thing that you will understand about the doctrine of new birth or the doctrine of a regeneration o ang salitang born again Christian, wala kang ibang tutularan. Tignan mo ang buhay ni Nicodemo. Kapag sasalamin ka sa buhay ni Nicodemo, dapat isasalamin mo ang buhay sa kanya. Maihahalin tulad ba ako ni Nicodemo ngayon? Do I really have a change of thoughts towards Jesus? Do we really have a change of action towards the Lord? Ikaw ang makakasagot niyan, mga kapatid. So Nicodemus' act was evidently became more obvious that he worshiped Jesus. And by way of taking care of the body signifies his new devotion to the Lord. Wow! Praise God! For sure, mga kapatid, his conversion, when he hear the famous verse of the entire Bible, okay? Para sa inyong lahat na nakikinig nito at para sa inyong lahat na madalas nagko-quote ng John 3:16, alam nyo ang context nito. And Nicodemus is a primary recipient to this. We can declare to the world, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes on Him shall not perish but have eternal life. But see to it, they must be born again. Amen? And God will do that work. What's the challenge, mga kapatid? Ano ang challenge ko as I end up this sermon? Ano ang mga tanda na tayo na ay binago ni Jesus? Nakita niyo yan? May tanda rin eh. Talaga bang binago ka na ni Jesus? Ano ba ang meron ka ngayon? Ano ba ang paraan ng pang-araw-araw mong pamumuhay? Una, mga kapatid, tanda niyo to. You love the Lord. You love the Lord Jesus Christ. Can you say it with me? You love the Lord Jesus Christ. 2 Peter 1:4, for this He has granted us precious and magnificent promises so that by them you may become partakers of divine nature. Wow! It is not just a new life that God has given. He also gave us a divine partaking of His divine nature. Ibig sabihin, mga kapatid, ano ang dating nawala sa pamamagitan ni Adan ay ibigay sa atin ito. Yung kakayahan natin umibig, yung kakayahan natin magpuri sa Panginoon, yung kakayahan natin tumulong sa kapwa, yung kakayahan natin isipin naman ang kapakanan ng iba. And that is your manifestation that you love the Lord. Na hanggat kaya mo ay sinusunod mo ang kanyang kalooban. Ano yung yakin mo? Na kapag if you are confessing, if you are a child of God, and yet we did not see Christ or you are not living according to the Spirit of God, kapatid, you will be questionable. Take note, the world we live in is a judgmental world. The world we live in is so chaotic. The world we live in is so... Lagi tayong tinitignan nito. Nakala ba nila iperfecto na tayo? But we are not. But we are trying because it is the Holy Spirit of God who preserves us. At mga kapatid, confess it and acclaim that we are a children of God. Amen? Ano yung una? You love the Lord. Secondly, you desire a holy life and you yield to witness the Holy Spirit. Pangapat, you desire to taste and see His Word. Nagkakaroon ka na ng addiction sa pagsasalit, sa pag-aaral ng Word of God. Nagkakaroon ka na ng malalimang pag-meditation. Alam nyo yun, mga kapatid, nagkakaroon ka ng intimate fellowship with the Word. Psalm 119 verse 33, teach me, O Lord,
the way of your statutes, and I shall observe it to the end. Give me understanding that I may observe your law and keep it with all my heart. Make me walk in the path of your commandments, for I delight in it. How's your appetite in reading God's word? How's your appetite in this kind of fellowship? How's your appetite whenever there's a discipleship? Kapatid, examine yourself. Lastly, mga kapatid, you desire to share the Lord Jesus Christ. Kung ikaw nga eh, naranasan mo ang kanyang pagpapala, how much more pa kaya na ibahagi ito sa iba? Kaya nga, di ba, nagkakaroon tayo ng mga training? Kaya, di ba, nagkakaroon tayo ng mga intentional discipleship? Why? In order for you to learn on how to share Jesus. Brothers and sisters, after hearing this message, please share the Savior. Please share on how you experience a divine encounter with the Lord. Okay? Palatandaan mo yan. Nag-share ka patungkol kay Lord. Palibasa, ang sinishare mo lang eh, mga katropa mo sa laro, mga kakilala mo sa outside of your circle of friends, mga kapatid, pwede ba? Ibahagi naman natin si Lord. Sabi nga ni Charles Spurgeon, every generation needs regeneration. Amen? Every generation needs regeneration. Until today, we need, mga kapatid, to see a people being transformed by God. Every sons of Adam, every daughters of Adam needs regeneration. As I close, mga kapatid, let me encourage you with this word. In today's situation that we are facing in a global pandemic caused by this COVID-19 ngayon, Delta naman, virus, very contagious, left and right, the natural calamity, heavy rains, storms, impending volcanic taal eruption, even earthquake. Right? Grabe, no? Kung minsan, dumarating sa punto na, Lord, nandiyan ka pa ba? Lord, talaga bang mahal mo kami? Again, who are you to question God? What we are about to say is, trust Him. So let me close with this encouraging word. Mga awit kabanata 91. Pakinggan nyo ha. Siyang nagahangad na magkupkup ng kataas-taasan ay nanatili sa pagkalinga ng makapangyarihan ay makapagsasabi kay Yahweh, muugkat kanluran. Ikaw ang aking Diyos ang pinagtitiwalaan. Panghawakan nyo ito. Verse 3, sa panganib at bitag, ika'y kanyang ililigtas. At kahit anumang matinding sabot ay di ka magdaranas. Verse 14 ng mga awit 91, ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang lahat ng tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang tao'y aking kikalalanin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako, sila'y pakikinggan. Aking sasamahan at kung may problema, sasakluluhan. Mga kapatid, kung may problema ka, sasakluluhan tayo ng Panginoon. Aking ililigtas at ang bawat isa'y parangalan, sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila ang kaligtasan. Nawa mga kapatid, ang patnubay at pagpapala ng Diyos ay patuloy na managana sa buhay ng bawat isa. Nawa ay na-bless kayo sa mensahe na ganap na tunay na tayo'y binago ng Panginoon. God bless you all and let's close in praying. Heavenly Father, thank you Lord for this growth, for this glorious manifestations of the teaching of the Bible. Thank you Lord for the Word of God. Thank you Lord for the Spirit of God. Thank you Lord that whenever we keep the promises of yours, Lord, makakaasa kami, we can stand still. Thank you Lord that upon the declaration of God's Word, Lord, we can say it in our heart, Lord God, help us to trust in you. Like the prayer of those apostles in Luke 17:7, 17:5, Lord, increase our faith. Thank you, Lord Jesus, for changing us. Thank you for the life of Nicodemus, that he serves as our inspiration on how to live a godly and holy life. Once again, Lord, may the precious hand of the Lord continue to protect each one of us. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen.